Nais kong buksan natin ang ating mga Bible sa aklat ng Pilipos. At basahin natin ang Kabanatang 4, talatang 6. Ganito ang sinasabi. Huwag kayong mapalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipalan ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Panginoon, salamat po sa gabing ito, muli kaming tutunghay sa inyong mga salita at sa pamamagitan po ng talatang ito na aming pong binasa, naway kausapin niyo kami, Ama, sa kahulugan po ng totoong pagpapasalamat. Maraming salamat, Lord, at nasa ito'y isang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, isa sa mga paraang paglalarawan ng Panginoon sa mga tao sa huling araw ay mga hindi marunong magpasalamat. At ganito sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, swail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang uri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito ang mga tao na rumiresulta dahil sa kanilang puso na hindi nagpapasalamat sa Diyos. At ito ang sinasabi ng Panginoon na ang mga tao sa huling panahon, ang kanilang puso ay wala sa tono sa kaharian ng Diyos, wala sa tono sa Diyos, wala sa tono sa langit, wala sa tono ng fellowship ng Panginoon. Nagahari ang unthankfulness. Ang walang pagpapasalamat ay isang malaking kasalanan. At ito'y magdadala ng matinding karamdaman ng ating kaluluwa. Kung ating titignan ang nangyari sa itong mga panahon ng Yolanda, marami pa rin ang mga nagtatampo sa Diyos at hindi makuha magpasalamat dahil sa kanilang kawalan. Pero alam natin sa bilang Kristiyano, ano man ang nangyari sa atin, ano man ang dumating sa atin, alam natin ito'y nasa mabuting kamay ng Diyos. At ganito ang mangyari sa huling panahon sapagkat ang sabi diyan, darating ang mga kapigatian at ang mga tao ay magmamahal sa kanilang sarili, wala nang pagmamahal sa Diyos, na hindi sila marunong magpasalamat. Subalit ang ugaling mapagpasalamat ay ugali ng mga kaluluwang mayroong kaugnayan sa Diyos. At yan ay ang mga totoong Kristiyano. Now, dito sa ating binasa, kabisado na natin ang talatang ito o ating familiar na ito. Tignan natin dito kung ano yung ipinapahiwatig sa atin. Mga aral na ipinapahiwatig. Babasahin ko muli. Huwag kayong mapalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipalan ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa aking obserbasyon, mayroong tatlong implikasyon akong nakita rito o tatlong pagpapakahulugan nito sa atin ang kalagayan ng pagpapasalamat. Anong mga leksyon ito na ipinapahiwatig ng talata nito tungkol sa kalagahan ng pagpapasalamat? Una, ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagbubunga ng kabanalan. Gaya ng sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 na sa huling mga panahon o huling mga araw, ang mga tao ay maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, labastangan, walang galas sa magulang. Bakit? Bunga ng kanilang kawalang pagpapasalamat at dahil sa kanilang walang pagpapasalamat,
sila'y nalalayo sa Diyos, nawawala ang kabanalan. Pero bilang Kristiyano, tayo dapat matutong magpasalamat sapagkat ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagbubunga ng kabanalan. Tingin niyo ang sabi. Kung tayo nagpapasalamat sa pamagitan ng ating paglalangit sa ating text, wala na dapat ang kabalisahan sa anumang bagay. At sa lahat ng mga bagay, kundi ang ginagawa ay pananalangin. Hindi na nababalisa, kundi na nananalangin, nagpapasalamat. Kung may kailangan sa Diyos, laging umihiling. Kaya may kita natin na ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagbubunga ng kabanalan. Now, ang pagiging mapasalamatin, ang kanyang pananaw ay nakatuon sa tamang direksyon. Kapag tayo ay laging nagpapasalamat, ang ating direksyon ay diretso. Kaya ang dulot nito ng pagpapasalamat natin sa Diyos ay kabanalan. Nawawala tayo, nahihiwalay tayo sa ugali ng sanlibutan, sa kanilang kabalisahan, sa kanilang kawalang pagmamahal sa kapwa, pag-ibig sa kapwa, kundi makasarili lamang, sila hindi nagiging banal. Pero kung lagi tayong nasa tamang direksyon, ito'y nag-atid sa atin ng kabanalan. Dahil sa Diyos natin dinadala ang ating mga puso. Kinikilala natin na ang Diyos ang siyang nagpapakain sa atin sa araw-araw, ng Diyos ang nagbibigay sa atin, ang Diyos ang nangangalaga sa atin sa lahat ng sandali. At ang lahat ng mabuting dumating sa buhay natin, kinikilala natin na ito'y nagpupula sa Diyos. Alam naman natin na lahat ng bagay, lahat ng mabuti, ang sabi sa James 1.17, ito'y nagpupula sa Diyos. Ang sabi sa James 1.17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Hindi nagbabago ang ating Diyos. Kaya kung tama ang ating pasasalamat, tama ang ating direksyon, patungo tayo sa kabanalan. At ang thankfulness, ang pagiging mapasalamatin, laging nakatuon, hindi lamang sa direksyon tungo sa Diyos, kundi tungo sa Kanyang kabanalan. Itong prayer natin, diba, tinuturo sa atin sa Matthew 6:9, napakamadaling natin ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Ibig sabihin, ihiwalay natin ang pangalan ng Diyos sa mga makasalimutang bagay. Kaya naman, habang tayo nagpapasalamat sa Diyos, actually, nahuhukom tayo sa Kanyang larawan. Tayo'y nagiging katulad ni Kristo. Kaya dapat lang na tayo magpasalamat sa Diyos. Ikalawa, na implikasyon dito, ipinapahiwatig dito nang sabi sa talata natin, huwag kayong mabalisa sa inyong bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamagitan ng panalangin, at pagsamo na may pagpapasalamat, ipalangin nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabihin, ito'y nagpapahiwatig sa atin na ang pagpapasalamat ay nagbubunga ng kalusugan. Dahil kung puno tayo ng kabalisahan, puno tayo ng kabigatan sa anumang mga bagay, eh, hindi malusog ang ating pangangatawan ng ating kaluluwa, hindi mo nasuha. Kaya ang isang taong unthankful, walang kalusugan ng kanyang kaluluwa dahil wala siyang kakontentuhan. Unthankful person ay walang kakontentuhan sa kanyang buhay. Tulad siya sa isang barko na walang angkla. Nakita pa kayo ng barko na walang angkla? Ito'y tinataboy-taboy ng mga hangin, mga unos, bagyo ng kasakiman, at mga pagkamakasarili. Dinadala sa iba't ibang lugar ng kasakiman at pagkasarili. Yan ang barko na walang angkla. Ganun ang mga tao na wala silang kakontentuhan, palaboy-laboy sa kanilang gustong puntahan. Ang thankful person, tila walang kabusugan. Hindi ito nabubusog. Alang-alang alalak-alalak palagi at tumataas lagi ang presyon, kaya nakakasakit sa puso, nagkaka-ulcer, may iba't ibang karamdaman, na tanging paraan upang gumaling siya ay pagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo, masarap ang magpasalamat sa Diyos eh.
ito ay nakakapagpalusog ng ating kaluluwan at magpapalusog ng ating katawan. Kaya ang pagpapasalamat sa Panginoon ay isang kalusugan. Kaya yun ang ikalawang implikasyon. Yung unang implikasyon ng pagpapasalamat sa Diyos, ito yung nagbubunga ng kabanalan. At hindi lamang nagbubunga ng kabanalan, kundi ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagbubunga ng kalusugan. At pangatlo, ang mapagpasalamat sa Diyos ay nagbubunga ng kaligayahan o kasayahan. Basahin natin yung text natin. Pakinggan nyo ang kanyang sinasabi at ilapat yung pangatlong obserbasyon, nagbubunga ng kaligayahan. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin, pagsamo na may papasalamat, ay ipalamin nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang tinutukoy dyan ay magpasalamat tayo sapagkat ito'y nagbubunga ng kaligayahan. Ang isang taong hindi mapagpasalamat, ang isang taong laging nagpapasalamat, isang taong masayahin. Isang taong masayahin. Imposible sa isang tao na marunong magpasalamat na nakasimangot o di kaya malungkutin. Kadalasan sa mga nagpapasalamat talaga na hindi masaya ang kanyang puso. Patuloy niyo. Alam natin, ang bigat na nangyari. Maraming mga namatay. Pero hindi nakilala ang Diyos, kaya masama ang loob nila sa kanilang buhay, sa kanilang mga nangyayari. Pero sa atin, alam naman natin, kahit na masakit, alam natin na ang ginagawa ng Diyos ay tama at mabuti, at ito'y para sa kanyang ikaluluwalhati. Kaya dapat natin siyang pasalamatan. Mayroon pang pasalamat pagka tayo ay nasa problema. Pero sa taong hindi mapagpasalamat, ito yung mga taong puros reklamo. Pero ang sa taong mapagpasalamat, hindi mo makitaan ng reklamo. Hindi mo makitaan ng reklamo. So, isang taong mapagpasalamat, may pangangailangan din. Kailangan din niya ang tulong ng Diyos. Ngunit, dinadala niya ito sa Diyos agad. Sa Diyos siya umaasa. Napakasarap po na bagaman tayo may pangangailangan, nakikita natin ang ibang kapwa natin, busog sila ng kanilang kailangan, tayo ay nangangailangan ng kanilang kailangan, pero kung sa Diyos natin tinilalapit ito, wala tayong tatanawin na utang na loob sa tapo, sa tao. Wala tayong kasasama ng loob sa kapwa-tao. Kundi sa Diyos natin, laging dinadala ang ating pangangailangan. May hiling tayo sa pamagitan ng panalangin. Yan ang sinabi. Ano mang kabalisahan o ano mang mga bagay, dapat ipanalangin na may pagpapasalamat. Ito nagbibigay o nagbubunga ng kaligayahan sa buhay ng tao. At isang taong mapapasalamatin, tumatanggap siya sa kalooban ng Diyos at naghihintay siya matagal man o mahirap man, naghihintay siya kung anong dapat nagawin ng tama ayon sa kalooban ng Diyos at hindi siya lumilis sa anumang kalooban ng Diyos. At isang taong nagpapasalamat palagi na may kaligayahan, siya ay nagtitiwala lagi sa Ama. Laging ipinapasa sa Panginoon niya ang kanyang alalahanin. Laging sa Diyos niya inaasa ang kanyang mga worries. Kaya siya maligaya, masaya siya. Pero kung sa tao natin inaasa at ating mga alalahanin, ay sasamalod natin. Dahil yung taong inaasahan natin, maaaring mayroon siyang paborito, maaaring mayroon siyang ibang gustong bigyan, pero ikaw, hindi ka nabibigyan, sasamalod mo. Pero isang tao na mapasalamatin sa Diyos at inaasa sa Diyos ang kanyang pangailangan, siya ay masayahin. Kaya sabi sa Psalms 144, verse 15, pinagpala ang bayan o ang mga tao na nasa gayong kalagayan. Pinagpapala ito ng Diyos ang mga taong ganun ang kalagayan na may kagalakan, kasiyahan sa Diyos. Maligaya ang bayan o ang tao na ang Diyos ay ang Panginoon. Maligaya ang mga taong
ang kanyang kaligayahan ay sa Panginoon. Papalad ang tao. So ano ang tinuturo sa atin dito sa implikasyon ng Philippians 4:6? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito'y nagpapahiwatig sa atin na ang pagiging mapasalamatin ay nagbubunga ng kamalalan, nagbubunga ng karusugan, at nagbubunga din ng kaligayahan. Kaya ano po maaaring makuha natin leksyon dito? Well, ang unang-unang talaga dyan, ihangarin natin mamuhay ng may kabanalan. At ang pamumuhay kabanalan, ang susa dito ay ang pagiging mapasalamatin sa Diyos. Lagi tayo nagpapasalamat. Mabigat man sa ating buhay yung ating mga dinadanas, pero alam natin, hindi maaaring magkamali ang Diyos. So, karapat-dapat lamang siyang pasalamatan. Tama ka, Panginoon. Salamat po. Kung mabigat man ang problema, salamat po, Panginoon, at binigyan mo po ng katatagan na matagumpayan ko ito, matanggap ko ito, maunawaan ko ito. Salamat po, Panginoon, na hindi tumaas ang aking high blood dahil sa problema ito. Salamat po, binigyan mo po ng pagpipigil at pagtitiis na hindi ako magkasala laban sa iyo. Walang reklamo. So, ikalawa, dapat din natin matutunan dito ay hangarin natin magkaroon tayo ng kalusugan. Hindi lamang sa ating physical na pangangatawan, kundi lalo na sa ating kaluluwa. At ano yun? Paano natin makuha yun? Sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Kasi sa pasasalamat natin sa Diyos, tinatanggap natin ang anumang dumating sa atin, ay hindi tayo ng problema. Hindi naapektuhan yung ating kalusugan sa physical at hindi naapektuhan yung ating kalusugan sa kaluluwa. At ikatlo, dapat din nating hangarin na maging maligaya. Maging maligaya. Sa ano rin paraan? Pasasalamat din sa Panginoon. Kasi imposible kang maging maligaya kung nagpapasalamat ka sa Diyos. Hindi pwedeng ang isang tao mapasalamatin sa Diyos ay lagi nakasimangot at mamaktol at nagre-reklamo. Ang isang tao nagpapasalamat sa Diyos, siya ay isang masayang tao. Walang complaint. So, ang kaligayahan ito o kasayahan ito ay batay sa pagkakilala natin sa Diyos. Batay sa relasyon natin sa Diyos. Batay sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kilala natin eh. Di ba? Yung ating kaligayahan, yung ating kabanalan, yung ating kalusugan na babatay sa ginagawa ng Diyos sa atin. Unang-una sa ating pagkakatawa, sa ating pagkakapili, sa ating pagkakatubos, sa ating pagkakaligtas, sa ating pagkakapatawad ng ating kasalanan, sa ating pagkakaroon ng bagong nilikha, sa ating pagkakaroon ng pananampalataya. Kaya ang ating pagpapasalamat sa Diyos batay sa ating pagkakilala at relasyon natin sa Diyos. Dito lang ng mga tao ngayon, maraming nagpapasalamat dahil hindi sila namatay, pero hanggang doon lang naman. Pero sa atin, mawalan lang tayo ng mga bagay, alam natin, karapat-dapat pa rin pasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang ginawa sa atin. Kaya, ang turo rito ni Pablo sa atin, Philippians 4:6, huwag kayo mabalisa sa anumang bagay. Hindi, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, ipagpasalamat ninyo sa Diyos. At ipaalam ninyo ang inyong mga kaibigan sa Diyos. Maturo tayo magpasalamat. Ngayong gabi, tayo magpapasalamat din sa Panginoon sa kanyang mga ginawa sa ating buhay. Marami tayong dapat ipagpasalamat at itaas natin ng Diyos. Ano ba mga bagay yung tinanggap natin na karapat-dapat lamang siyang pasalamatan ating itaas ng Panginoon. Tayo mo natin.